I wanted to say good morning, Sir Chairman, pero ang hirap sabihin ng magandang umaga kung yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan ko sa Bulacan hanggang ngayon, lubog sa baha. Mr. Chairman, tumitirik na yung araw at sa amin, sa aming lalawigan, minsan buwan na na nakatirik ang araw. May tubig pa rin sa loob ng bahay, hindi po labas, sa loob ng bahay. Kaya hindi ko alam kung mahirap sabihin maganda ang umaga, lalo na kung araw-araw nakakakuha tayo ng text, nakakatawa yung mga kababayan natin, panahingi ng tulong. And let me take this opportunity to thank all of you. Lahat po nang nasa table na ito, nagbigay na ng tulong. Lahat dito nasa table na ito, kay Senator JB, Senator Todd, Senator Villar, Senator Bong, Senator Aimee, Senator Angara, Senator Loren, nagpunta na po sa Bulacan, nagbigay na ng tulong. Pero alam niyo ho, yung mga kababayan natin doon, hindi naman nila gustong humingi ng tulong sa atin na magdepende doon sa canned goods, sa bigas. Ayaw naman po nila yun eh. Kung kilala niyo yung mga Bulakenyo, may sense of pride po yan. Gusto nila na sila yung bumubuhay sa sarili nila. Pero wala po silang choice. Kung titignan niyo yung video na pinakita ni Mr. Chairman, sa ilang parte ng Hagunoy, by the way, yung buong Hagunoy po, yung ilan po sa atin dito, taga Hagunoy, wala akong in-spare na ni isang barangay. Lahat po lubog. Kalumpit, lahat lubog. Paumbong, lahat lubog. Wala akong in-spare. At kung titignan niyo yung video niyon, hindi ko alam kung naaantig kayo gaya ko, dahil taga Bulacan po ako, siguro kahit sinong Pilipino, tinitignan niyo yung pagbibigay ng relief goods. Yung pagbibigay ng relief goods, mismo sila, wala silang lugar na hindi baha. Yung pinagbibigyan ng relief goods, ganyan po yung tubig. Diyan po namimigay ng relief goods. Bakit? Wala nang lugar na hindi pinasok ng baha. Dito po sa Senado, tuyo tayo, ligtas. Pero marami po sa ating mga kababayan, hindi lang po sa Bulacan, sa Ilocos, sa Pangasinan, Pampanga, Tarlac. E sa amin po sa Bulacan, 200,000 po yung mga Bulakenyo na nananatili na submerged sa baha hanggang ngayon. Marami po sa kanila, nasa evacuation centers pa rin, at marami din sa kanila nanunood, nakikinig sa atin. 700 million na po yung halaga ng perwisyo sa agrikultura at infrastruktura sa isang lalawigan pa lang po, 700 million. Binibisita tayo ng bagyo, mga 20, averaging a year. Isa pa lang po ito, isang probinsya pa lang, 700 million na. Nabanggit ko ito kay Pangulong Bongbong nung nakaraang linggo, kasama ho ang lahat ng nasa table na narito. At mismo ang Pangulo, sinusuportahan ang pagdinig nito. Ang mismong Pangulo, naghahanap din ng solusyon. He immediately called for a meeting ng Water Resource Integrated Program. At agad-agad, pumunta ho siya sa Pampanga, pumunta siya sa Bulacan, naghahanap din po ng solusyon. Mr. Chairman, ang nakakalungkot sa lahat, this is not the first time na nangyari po ito. Hindi po ito unang beses. Kayo yung nagsabi, yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Yung ginagawa ho natin dito sa Senado, parang paulit-ulit na lang. Hindi ko alam, Mr. Chairman, kung naniniwala pa sa atin yung taong bayan. Yun yung masakit. Sabi ko nga, kung hindi rin ako makakatulong sa Bulacan, nanggit ko kay Sekretaryo, kung hindi ako makakatulong sa Bulacan dito sa pagbaha, sana hindi na lang ako naging senador. Wala rin pala akong kwenta eh. Masakit po isipin yun. Masakit po isipin na hindi ko alam kung ang bawat isa sa atin naranasan na yung gigising ka sa umaga, bababa ka sa bahay mo, gandipin yung tubig, magiinit ka ng tubig para sa iyong kape, para sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung naranasan yun na yun. Marami yung sa kababayan ko, ganun ang buhay. At nakakalungkot, para nagiging parte na ako ng problema kung wala pa rin kung mangyayari dito. Puro visibility study tayo, Mr. Chairman. 2016, unang araw ko dito sa Senado, dito rin po. Mihiring tayo, babanggitin ko ulit. Nakipag-meeting pa nga po ako dun kay Mr. Gatan eh. Czar ng DPWH for flooding. Paulit-ulit, anong sinabi? Visibility study. Hindi yung mabigyan kagad na suso, visibility study. Visibility study. Mag-bondo tayo, visibility study. Nag-bondo po ako ng visibility study. It took them 2 years bago magawa yung visibility study. After na magawa yung visibility study,
Ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Mr. Chairman, that's the reason why I filed this resolution number 693. Gusto natin malaman yung solusyon. Ayaw na natin ng band-aid, positive solution, Mr. Chairman. Maawa po tayo sa ating mga kababayan. Maawa po tayo. Ako na ho nagsasabi, hindi ako talaga didigil ho dito. Meron pa ho akong 5 taon. Kung kinakailangan, araw-araw, magkaroon tayo ng pagdinig dito, Mr. Chairman. I'm more than willing. Ngayon po, mas nakakabahala na kahit walang bagyo, ay madali nang binabaha ang ating bansa, lalo na Metro Manila at mga kalapit na probinsya gaya ng Cavite, Pampanga at Bulacan. Mapapansin po natin na magkaroon lamang ng walang tigil na pag-ulan sa isang araw ay matinding traffic na itinudulot sa EDSA at karamihan sa universidad natin sa Taft Avenue at Maynila ay agad-agad magsuspindi na ng klase dahil sa baha. Kapakailan lang ay halos mag-camping na po ang karamihan sa mga kababayan natin sa expressway dahil sa bigla ng daloy, bigat na daloy ng trapiko dulot ng baha. Mr. Chair, my dear colleagues, we can no longer afford to be reactive to these situations. Masyadong malaking perwisyo na po ang dulot ng pagbaha at masyadong malaki na po ang naidulot nitong perwisyo at abala sa ating kabuhayan, lalo na sa agrikultura. In this committee hearing, I hope that we can shed light on the reasons why our country is still having a hard time resolving our constant problems with flooding. Maraming katanungan na dapat mabigyan ng totoong sagot. Una, saan na pupunta at paano ginagamit ng DPWH ang bilyong-bilyong piso na budget para sa flood control management? This 2023, halos 183 billion pesos po ang nilagay ng national budget sa national budget. Para sa 2024, halos papalo po ng 215 billion pesos ang pondo na inilaan para dito. Ito po ba ay binubulsa o ibubulsa pa ng ilan?